Hello guys! Good morning! Good morning sa inyong lahat. Magandang magandang umaga guys. So today guys, we're back sa ating format dito sa Buhay sa Dubai Live. And this morning guys, mag-uusapan po natin ano nga ba yung pinaka the best okay plan para sa lahat ng mga exiters natin dito sa UAE. Kasi nga guys, nagkaroon nga kasi diba ng konting confusions and adjustments kahit kami po, we admit that we are also... Ganun po ng isang ticket eh. Anyway... Hello Jen, good morning. Bukas no, bukas din talaga. In-inform ko naman siya sa options sa mangyayari na maaari siyang abutin next day talaga. Kasi diba yung proseso natin? Dito sa Dubai? Sa... Ay, hindi pwede ito. May ano kasi ito, maghahabol lang yun sa check-in niya. Basta may complication yung case niya. Kaya hindi siya pwede lang yung hindi siya ganun. Oo. Sinayda kay Jonard. Inangkin ko lang yan kasi para magmukha ako, ako yung magaling. Hindi, joke. No day off siya kahapon, day. Kaya ako nag-process, syempre. I have to practice. Okay, sige. After couple of minutes. No, sinayda kahapon yun sa chat group. Kapon sinin niya. 50 yun. 50 yung charge. Okay, sige. Alright, thank you. Okay guys, so we're back. Ayun, pasensya na po at medyo nag-hang kanina yung connection natin. Okay, thank you so much guys to my 10 live viewers this morning. Ito guys, please guys, do share this live streaming natin. Kasi ang pag-uusapan natin is how to have a perfect plan for all exiters. Kasi sabi ko nga po, all of us are all adjusting sa lahat ng mga changes ng mga visa sources, di ba? Yung type of visa na na-avail dito sa UAE ngayon. Because I, as all of you guys are aware na di ba nga po, yung ordinary o yung normal na 90 days visa ng UAE, ng Dubai I mean, is no longer available for Filipinos. Kaya nga po, what we're doing right now is we are providing yung Sharjah visa, which is mas affordable kasi siya compared dito sa dati pa nag-exist na 90 days visa din ng Dubai. This is what we call yung leisure visa, which is very a little expensive siya actually. Okay, so ngayon guys, I'm going to share to all of you of course, ano nga ba yung paano nga ba magplano na yung exit. Okay, na we, kasi this is based on our experience, okay, na kapag sinunod nyo po ito, we guarantee you guys na yung pag-i-exit nyo po is smooth. Maaring you need to spend a little more budget, pero mas sigurado naman. Kaysa sa pinipilit natin yung makatipid, pero dahil sa delay ng approval, eh later on marirealize mo, eh mas magastos pa pala. Okay? Kaya yun yung pag-uusapan natin, isi-share lang po natin ito sa mga pages. Say it one more time.
All right, guys. Wow, that's Mr. Ronnie Raymondo, yung favorite song natin na piniplay every day. Ayun, so anyway guys, ito, bagong lahat pala, I have to bring you here. Oh, sorry. Okay, kasi I think this is the perfect time guys to say thank you so much po to all of our followers, to all of our likers ng MPK Tourism for trusting us guys. So, kailangan natin to i-invert ng camera. Oh, bakit ayaw? Ayun. Anyway, so, ito guys, these are all the result of all the love and support na binibigyan nyo po sa MPK Tourism for trusting us, for everything. Kasi nga, we have this now because of all of you, of course. So, this year, no, kasi last year we have the Filipino Times Consumer Friendly Travel Agency of the Year. And this year, we got the Travel Agency of the Year. And of course, our boss won the Entrepreneur of the Year. Kaya maraming salamat guys. This is the confirmation na ng satisfaction of course ng services na ino-offer ng MPK Tourism. Kaya thank you so much guys for everything. Okay, so let's go back to our live streaming. Alright. Oh, muntik na! Ang coffee! Saglit! Wag ganon. Oh, sige, ito. Tumapon yung kape. Masisira na ba ito? Baka last day ko na sa trabaho kasi okay. Nanira ako ng gamit. Ayun. Alright, so let's do this guys. Okay, before anything of course, kailangan ko muna magbasa ng inyong mga greetings. So let's start with... Akala ko ang daming greetings. Oh, anyway, I think I have to refresh that para mabasa ko sa lahat. Okay, so hello muna kay Eldrin Bautista, how much po visa sa Bahrain? Thank you po. Visa sa Bahrain? Sorry po, sa Dubai po kasi kami. I think with this, you need to contact anyone na Pilipino or travel agency sa Bahrain. Kaya yun, so I don't know kung tama yung interpretation ko ng question mo. You need to go to Bahrain, right? That's why you're asking for a visa papunta doon. Ayun, so hindi po, as of now, hindi pa namin nagagawa yan. Okay, sabi naman ni Kate David, sabi niya, good morning Kuya Juni, good morning. Start our week with good vibes. Shout out po ang mga services ng Engesly.com. Ayan, thank you so much, Kat. Ayan, and I'm so happy that finally your mom, kumbaga nagising na siya. Kasi talagang the power of prayer is very... very powerful kasi 'di ba? So, 'yun ang hirap guys no sa case natin ng mga OFW if there is like an emergency in the Philippines. Hindi ganoon kadali para umuwi tayo. Okay? Para alagaan natin lisa yung mom natin na may sakit. Kung ano-ano pa, but what we can do is to pray. And praying should be the first thing na gagawin talaga natin kapag nasa ibang bansa tayo. Okay, and sabi po ni sharing videos, thank you so much, Scott. And sabi naman ni Mary Jane Parasca, balik, congratulations sa MPQ. Kay Miss Malu at Sir Juni sa mga staff nyo, walang sawang tumulong kahit makulit magtanong. Kay Miss Ann po at yung owner po ng Arinola. You know what guys, I think I have to show that Arinola. Isishare ko ba? May laman ba siya ngayon? Wala, di ba? Kasi nandito ako. This one is funny. Kasi you know, my guys, okay, our CEO and our bosses, mga ano na sila, mga makabagong Pinoy na. But then you know what, this is, naniniwala sila sa Arinola. So, the secret of success ng MPK Tourism is Arinola. Teka, bakit green? Kasi green is money. Oh, ayan guys ha, so nireveal ko na ang sekreto ng MPK Tourism. Aside from, of course, bakit sobrang puti natin. Okay. Oh, sobrang puti natin. So, nireveal ko na ang sekreto ng MPK Tourism. Wait lang, bakit ang puti ko masyado? Okay. Ayan. Okay, and nasa na tayo? Okay, see you, okay. See you soon, sabi ni Mary Jane. Ayan, and of course,
Sabi naman ni Ate Susie, good morning Boss Junie. Ayan, Ate, good morning. And of course, congratulations to Kabayan Kapit Bisig for you guys na magstay na ganong katagal, 12 years na organization dito sa UAE. Ayan, congratulations po sa lahat ng mga kababayan natin na member po ng Kabayan Kapit Bisig. I really apologize, Ate. I'm so tired and busy kasi kahapon. Ano, that was yesterday, no? Nung Friday, masamang pakiramdam ko. Kaya tapos I'm preparing for Filipino Times Awards. Kaya hindi talaga nakasingit. Okay, and sabi ni Leslie, Mary, good morning Kuya Junie and to our boss. Si Don Robert is watching us, guys. At sabi niya, ang pogi ko daw. Sabi niya, Sir Junie, ang gwapo mo, napaka-perfect mo, ang bait mo, pinakamagaling kang staff, tapos yung abs mo palaki na. Hindi, wala namang ganun nakasulat. Tapos, sabi ni Boss Robert, yung salary increase mo, effective na siya end of this month. Thank you, Boss! Times 2 ba yan? Okay. So, kapag tinimes 2 mo yung salary ko, after a year, pwede na ako magbukas ng aking travel agency. Biglang na-threat, ano? Hindi niya nagagawin. Okay, guys. Let's proceed po. Oh. What's wrong? Anyway. So, guys, let's proceed po with our topic for today. Ayan, yun lang ating kumusahan. Hello kay Tyra Perez who's watching us right now. Good morning sa inyong lahat, guys. So, ito na, guys. This is based on our experience as your kuya online na nagbibigay sa inyo ng mga tips. Ito po, guys, ay may ipapayo ko. Okay, for our exiters. Okay, let's start muna, guys, with understanding ano nga ba yung visa. Ano yung qualification? Sino yung qualified kumuha ng one-month visa? Sino yung po pwede for 3 months? Ano yung class? There are two types of visas kasi na 90 days visa ang ino-offer po natin. Okay. Let's start with 1 month visa lang. If all of you guys are availing a 1 month visa lang, okay, it can be A to A, it can be going to Oman, it can be going to Armenia, or anywhere na gusto nyo mag-exit, super good po yan. It's because yung 1 month visa na pinoprovide po natin. Hi Prince! Alta Toyong! Kumusta na? Sana makadala ko ulit dito sa office kasi I think the last time you visited, parang sobrang busy ako noon. Tapos, alam mo yun, hindi kita masyado nakausap. But anyway, so let's proceed guys with 1 month visa. Na yung 1 month visa is, hello to Doctora Rebecca Desiderio, good morning! Sa lahat ng staff, of course, ng The Medical City, Dubai. Doc, I don't know kung are you there during the Filipino Times Awards? Parang hindi tayo nagkita. To be honest, hindi rin kami nagkita in person ni Miss Vaseline Federico ng The Ducit Tani. Tumakas po kasi ako dahil ang sabi nito, ayan, sinasabi niya, nawala daw ako sa awards night nung gabi kasi daw, ano sabi mo? Masama daw ang loob ko kasi natalo ako. Dinamdam ko daw. Guys, that's not true, okay? Hindi, alam ko naman na joke lang ni Junior Jun. Pero, okay, clarification, hindi po totoo yun. Kasi I have to attend one baby shower kasi. So, they are like my family dito sa Dubai. And, of course, I have to... Sabi ko nga, sisingit lang ako. I'm planning actually to return. Yun nga lang, yun nga, parang tapos na yata yung event. Kaya, yun kasi buhay ko, sanay na akong yung lumalagari lang talaga. Kaya yun. So, anyway, super deserving, of course, ang aking idol, my mentor, my kuya, Kuya Rico, for winning the title. And, ayun, so... I'm so happy na I'm part of the nominees, of course. And by next year, I'm hoping na sana yung mga new vloggers naman ang mabigyan ng chance to be recognized. At mga kaya nga ginagawa ko, I am actually inspiring them to continue what they're doing. Always take part, okay, ng kanilang talent sa Filipino community. Kasi that's very important. Kasi sabi nila, ang isang passion daw without involved na advocacy is empty. So, mas masarap yung you're doing what you love to do at the same time, alam mo, you know that you're helping others. Diba? Hello kay Ate Janet sa Russia. Nasa Russia ba kayo, Ate, or are you in the Philippines? Oh, anyway, guys, so let's go back po with our discussion. So, yun nga, I'm explaining first yung visas natin. So, we have 1 month visa nga. Nasabi ko to those who would like to exit ng 1 month visa lang, is wala pong problema yan, okay? Kasi po, that's a Dubai visa, ang visa processing is just 2 to 3 working days. Right? So, ibig sabihin, kahit ano pang area ang pwede mong piliin,
is wala akong problema yan. And the document is just a 24/7 colored passport copy na 6-month invalidity pa siya. Okay. So guys, please do check your passport kapag nagta-travel po kayo. Kapag nandito na ka sa UAE, kahit saan kayo mag-travel, always check your passport. It should be 6 months valid pa siya. Okay? Kapag hindi po, ang only option mo lang is to go home in the Philippines. Alright, pero guys, this is additional info. To those who have like less than 6 months na at gusto mag-exit ng A2A, po pwede pa rin guys, pero ang pwede nyo lang i-avail na visa is just 1 month. Kunyari, I have one client, ang passport niya is parang 5 months na lang. So, hindi siya pwedeng mag-travel, right? Pero in-accept pa rin siya for A2A lang. Pero yun nga lang, ang allowed lang sa kanya na visa na i-apply is 1-month visa. So, if you have that problem, call MPK Tourism, Satwa Branch, especially sa Satwa Branch kasi nandito ang mga magagaling. Joke lang. Now, you can always call MPK Tourism branches. Pero I will share our landline dito sa office namin, that's 04-344-1733. Or you can write down in the comment box below, send me PM guys. I am sharing also my mobile number and my WhatsApp number in my profile sa aking Facebook page. Nandyan po sa intro. So you can send me message anytime para we can help those kababayans na may less than 6 months invalidity. Invalidity ang kanilang mga passport. Pero guys, as early as possible, if you know that your visa is malapit na mag 6 months, please guys, para maiwasan natin yung mga ganitong klaseng problema, please naman po, a little conscious naman sa, consciousness naman sa mga documents nyo, because that's very important. Renew it. As early as possible, kung let's say alam mo may 8 months ka pa, renew. Alam mo naman natin guys, ang passport renewal will take a month bago mo matanggap ulit. And please, speaking of passport, take good care of your passport. May mga ilang kaming clients na nawawala ang kanilang mga passport, na may misplace nila. Eh, buti sana kung naka-residence visa na kayo dito sa UAE, that's okay. Pero kung, my God, kung turista kayo, if you're a tourist visa holder, that's your life, guys. Kasi kapag nawala nyo yan at nag-overstay kayo, you're going to face challenges talaga. Number one, maaring filean kayo ng absconding ng travel agency na kinuhanan nyo ng visa. Second, ang penalty, kung hindi man kayo makakasuhan pa, ang penalty guys is very expensive. Always remember, first month is 300 dirhams. Succeeding days nyo is 100 dirhams. Imagine, kung magpapapolis report ka muna, report ka sa consulate, i-apply ka nila ng bagong passport, it will take, let's say, sabihin na natin, a month. Imagine magkano ang babayaran mo. Well, kaya guys, ingatan nyo yung mga passport nyo, okay? So now, let's move on guys to our topic again. Let's go back to our topic, I mean. So yun nga po, sa lahat na mag-avail ng 1 month, wala po tayong problema dyan. But for those who would like to avail 3 months visa, ito nga guys, so ino-offer po namin lagi ang Sharjah visa because Sharjah visa is more affordable compared sa leisure visa, which is also a 90 days visa ng Dubai. But remember this, that Sharjah visa has age restriction. Ilang beses ko na po itong inuulit-ulit sa lahat. So to those male, okay, 18 years old and below, kasama yung mga minors, infants, and 60 years old and above, okay? And for females naman na 30 years old, okay, kasama ang 30 years old and below, and 60 years old and above, guys, kailangan po meron kayong visa guarantor. When you say visa guarantor, ang inaalaw lang po nila ay ang inyong mga immediate family. Your parents, your kapatids, your asawa, your anak. Okay, so naputol po tayo. So one PRO from one of our clients just called. So that's very important. So you have to take that calls first. So anyway, nasa na tayo? So to those guys who would like yun nga na yung mag-a-avail ng 3 months visa. So sabi ko po, pwede nyo ma-avail yung Sharjah visa na 90 days, pero yun po yung age restriction. So, kapag yung age mo is belong sa bracket na binabanggit ko, eh kailangan po meron kayong immediate family na mag-visa guarantor. So, what are the documents? So, for the traveler or exiter, ang kailangan po natin is of course your colored passport with colored guys, ha, malinaw. Please naman guys, yung iba naman, basta na lang makapag-submit. Guys, risky, you know? Risky na yung tipong ina-apply natin. Baka ma-reject yan. That will be cause of delay pa. Make sure naman po na scanned copy.
Pwede naman yung picturean kung alam nyo naman trusted naman yung camera ng phone nyo. Na kailangan guys, visible po lahat ng information. Kasi most of the time because of the flash ng mga phone, hindi natatakpan yung ilang information. So it's very important na yung buong information ng inyong passport should be visible and readable. Okay? And then of course, we need also the photo with white background. Huwag naman po yung sobrang bata pa kayo na yung itsura nyo sa passport nyo versus yung photo na binigay mong bago, eh hindi naman magkamukha. Eh huwag naman po ganun. Na because you love yourself when you are younger and sexier, please guys, iwasan po natin yun. Actually, they suggest talaga na mas maganda nga yung recent talaga. If you have a white wall in your office, if you have a white wall in your house, magpicture kayo doon and then send it to us. Okay? Para wala pong problema. And of course, we need, dahil nga may guarantor kayo, of course, you need to have a proof of relationship. So, kailangan natin ng birth certificate mo and the birth certificate or marriage contract kung sino man yung sponsor na mapipili nyo. Okay, and for the requirements naman of course ng mga sponsors, kailangan natin of course ng inyong passport copy. Make sure guys, all documents should be colored, ha? Of course, the visa page, Emirates ID, and yung proof of relationship. Example, kung magkapatid kayo, so of course, parehong birth certificate nyo. So, makikita doon you have the same parents. So, that's a proof na magkapatid kayong dalawa. But for example, kung mag-asawa, of course, marriage contract. Kung anak nyo naman, of course, yung marriage contract, then that can also help. Kasi makikita doon na... Okay, so nakatayo ulit. Sorry guys, sobrang daming ano na kasi it's office hour na kasi. So, bilisan na lang natin to. So, nasaan ako? Ayun, sa requirements. So, na-explain ko na about sa proof of relationship. Okay, but how about to those who belong to sa age na for male, 19 years old up to 59, and for female, 31 years old up to 59, hindi na po kailangan ng visa guarantor kapag charge of visa ang ina-apply natin. Kailangan lang po natin is yung inyong colored passport with more than 6 months in validity and photo with white background. Okay, so yung market rate po guys ng charge of visa is nasa around 1,500. But if you avail any packages sa amin, mababa po yun. Okay, but, okay, kunyari, what if, okay guys, if yung tawag nito, okay, wait, huwag muna tayo mag-proceed dun sa next, sa leisure visa. We're talking here about charge of visa pala. Okay, so guys, I suggest, to those who would like to avail charge of visa talaga, if you are here dito sa UAE at mag-i-exit ka, hindi po siya recommended na let's say, go punta ka ng Oman o ng Armenia. Kasi po, to be honest, we are concerned more to our clients kasi. So, medyo mabagal siya ng konti, guys. Not unless if you have really budget, we suggest, sige, punta ka na lang doon and then wait for it. Kasi po, as per experience, ang visa approval kasi ng Sharjah kapag normal exit is going nyo nga to Oman, going to Armenia, or any country na gusto nyo mag-exit, or even in the Philippines, medyo mabagal po siya. It will take like 4 days to 8 days to 14 days. Okay? Kaya, we suggest guys, we highly recommend to everyone to take the A2A na lang. Kasi, mas perfect po, as per our experience po ha, this is not applicable for as general information sa lahat, na A2A na lang. Kasi nga, for A2A, this is very perfect kasi within the day lang ang approval niya talaga. Okay, so medyo mas mahal ng konti yung A2A compared to sa normal exit na yan. Pero because of the delay, as per our experience, although I will announce it guys online kapag medyo gumanda na ang service nila for normal exit na using yung Sharjah Visa. Okay, so we suggest talaga mag-A2A na lang kayo. Kasi as per experience po, yung ilang client namin na nagtitipid, at pinilit pa nila mag-normal exit with Sharjah Visa application, matagal talaga siya. Okay? So, dapat you have enough budget for at least 8 days doon sa area na yon bago namin kayo i-allow. So, that's how concerned we are when it comes to providing our services. Okay, so, pero what if, okay, yun nga, bilong ka doon sa mga edad na kailangan ng immediate family na sponsor sa visa, pero wala ka noon. Pero gusto mo talaga 90 days ang gusto mong kunin. So ito guys, we have another option. This is yung leisure visa ng Dubai. This is also a 90 days visa na ang requirement lang po lang dito ay ang inyong colored passport with 6 months in validity. So hindi na kailangan ng kamag-anak just to process this. And this is also perfect for A2A, for normal exit sa Oman or Armenia or in the Philippines.
This is actually okay to those who are from the Philippines kasi mabilis yung approval nito. Actually, ito yata kasi pang VIP kasi ito eh. So, if you are really in a hurry, okay, nagmamadali ka and you wanted to have a visa right away, then better avail this, guys. Okay? So, I think that's all for today, guys. Sorry sa mga cuts kanina ng ating live streaming. But before I say goodbye, I would like to congratulate, of course, all the winners ng Filipino Times Awards 2017. Nakakatuwa, guys, na nandun ako sa awards night nila. Kasi alam mo yun, yung pakiramdam na, oh my God, these are excellent Filipino na nandito pala sa UAE. We have the best engineer, we have the best architect, we have the best of the best, cream de la cream. Akala ko kasabi, salad ba yun? Sabi yun, nakakatuwa guys na if you have a chance na maka-attend sa mga ganitong klaseng event, nakakataas ng, ano, ng pride ng isang Pilipino na wow. Kasi ina-announce kasi yung kanilang mga profile eh, na talagang they are part of big companies dito sa UAE and they are doing this and doing that and now they are an awardee. Kaya nakakatuwa. So yun. Oh, anyway, so ito na guys ang ating inspirational message for today. And this is guys from Christian Broadcasting Network. Yan, kay Brother Peter Kairos ng 700 Club Asia. Kaya yon sa lahat ng mga nominees for Huarang OFW, ayan, good luck and congratulations sa inyong lahat. Okay, so our message for today guys is don't settle for less. When you can have and enjoy God's best. Diba ang sarap? Why do we have to settle on something less? Na kaya naman pala nating i-enjoy ang lahat ng blessing na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. You know what guys? Have you experienced this? Na may mga times na you don't have time para mag-church. You don't have time to pray. You don't have time to at least read the Bible. You are just enjoying your life. You feel like parang feeling mo kompleto ang buhay mo. But then later on, kapag bumagsak ka, dun mo lang siya maaalala. Okay? Yun yung mga scenario na dapat natin iwasan. Kasi the more sana na mas maraming blessing na natatanggap natin, we should be more close and attached to our Lord. Saying thank you for all the blessing na binibigay niya sa atin. Para tuloy-tuloy, masiksik, liglik, at aapaw pa ang biyayang ipagkakaloob sa atin. Ako, to be honest with my experience, dati ang wish ko ha, I prayed na sana, Lord, give me a Friday off. And then, God is really so good at binigyan ako ng Friday off. But then, nagkaroon na ako ng Friday off, tinake ko naman yung chance ko na yon to do things, kasi nga I'm working as a social media guru ng dati kong company. Doon ko iniipon yung iba kong mga trabaho na hindi ko nagagawa during weekdays. And then later on, binawi sa akin ng Diyos. Nawala sa akin yung work. Because I forgot to do yung duty na meron ako dapat. So, that's a lesson learned. So, after that, I don't know why, guys. If you are attending, okay, God is just asking for one day a week, okay, para magbigay ng time para sa Kanya. Kaya huwag po natin kakalimutan yun. And that's very important because all of us, guys, deserve to have and enjoy God's best po talaga. Okay? So, that's all for everyone. That's all, guys. So, anything, guys, that you would like to inquire about your travel, your visa assistance, and all, kahit payo lang po yan, you can visit us here in our showroom, of course, sa aming napakagandang showroom. Pinakita ulit na, this is a artwork po yan, Mr. Tom Alvarado. And we are, guys, here at Manila Building, sa Satwa. Same building kami ng Jollibee Satwa, of course. And yun lang. Have a nice day to everyone. God bless. Bye.